ko yung sinabi ni Yusek Carvajal, ba't ba ako nandito, nagtatrabaho lang ako? Yun ang ayaw nila. Yun ang ayaw nila, isang lingkod bayan na nagtatrabaho. Kasi yan ang sinabi ng ating Pangulo. Matatapos natin ang problemang ito pag naglingkod kayo ng maayos. At itong mga ito, yan, si Laobet de Castro, Satur Ocampo, Franz Castro, Sara Elago, Teddy Casino, Arlene Brosas, Ariel Casilao, kasi mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF, ayaw nila itong matapos. Gusto nila tuloy-tuloy yung paghihirap ng ating mga kababayan. Gusto nila walang skwela ang mga IP para pwede nilang mauto, malinlang, no? At pwede pa rin nilang pagpapatayin. Pwede nilang kunin yung mga anak. Pwede nilang ikidnap na para mga chinelas katulad ng ginawa ni Franz Castro at ni Satur Ocampo. Gusto nila tuloy-tuloy yung paghihirap ng ating bansa. So yun ang kung bakit ito fina-file. Kasi fina-file nila against the NTF-LCAC. Ano bang NTF-LCAC? National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayaw nilang matapos ang salot na ito na sila ang nagdudulot, no? So maliwanag kami dito sa NTF-LCAC. At gusto namin sabihin sa mga kababayan natin, huwag kayong matakot. Ano ang gobyerno ninyo, we will stand strong and there's nothing that can stop us from ending and destroying the CPP, NPA, NDF that should have been destroyed a very long time ago had we had a president like Rodrigo Duterte. Okay, so but now we have a president who's about to step down. At napakaliwanag nung sinabi niya na parang isang tatay na lilisan na tayo. Kasi lilisan niya na tayo eh. Ang sinabi niya, itong kabag, sabi niya, they are members of the CPP, NPA, NDF. And inisa-isa niya, i-memorya ninyo. Para hindi niyo makalimutan, mga anak. Ito kasi natatakot siya na babalik ulit itong mga halimaw na ito at pagkakainin na naman ng mga anak natin. Kabag, sabi niya, kabataan, A, Ake, Anak Pawis, A, Bayan Muna, B, Alliance of Concerned Teachers, A, and Gabriela, G. So, ang liwanag ng ating Pangulo, no? Napakaliwanag. And he is the president. Since he sat in office, was always number one in the trust and approval ratings. Pinagkakatiwala siya ng ating mga kababayan. And I'm here to tell you, hindi kayo nagkamali sa pagbigay ng tiwala sa isang Pangulong Duterte. Hindi na siguro tayo magkakaroon ng ganyang Pangulo, kaya wag na natin siyang sayangin, di ba? So, ang ano bang point of contention ng mga kabag na ito? Na sinabi ng National Task Force na si Vice President Leni ay nakikipagkunsyabahan sa CPP, NPA, NDF that she willfully and knowingly sat down and made concessions and agreements with them in order to have earned their endorsement. And we stand by that. And now, if they have a problem with that, Madam Vice President, all you need to do is condemn the CPP, NPA, NDF. We've been asking you to do it almost a month now. Almost a month, you know, I went around, no, every time I'm with the president or wherever in an official function, I ask anybody randomly, do you condemn the CPP? Hindi ko pa natatapos yung tanong ko, yes, I condemn it. But you, Madam Vice President, you obfuscate, you go all around, you say all sorts of things, but the thing that you should be saying, you're not saying. It's so simple, I condemn the CPP, NPA, NDF. Madam Vice President, you're from Bicol. You know Masbate, you know Keith Absalon? He was shot like a dog. He was begging for his life with his arms up in the air. And yet he was shot between his eyes. You cannot condemn that. Diba? You owe that to the Filipino people. That's your fidelity. That's your oath of office. We all took that oath of office. Do it, Madam Vice President, and panalo tayo. You stand with us. You stand with us kasi isa lang kaaway natin dapat dito. No, and we're telling, ang sinasabi natin sa mga kababayan natin, tumagal ito ng 53 years. Kasi hindi lang dahil sa CPP, NPA, NDF, kundi dahil sa mga taksil, mga traidor, no, mga ang gusto lang nila ay gahaman lang sila sa power, sa kapangyarihan. At talagang ibebenta tayo. So, ang sinasabi namin sa inyo, ito, sabihin nyo sa Vice President ninyo, i-condemn niya. No? Kaya ito tumagal ng ganito katagal. So, the NTF-LCAC, maliwanag ang Pangulo natin sa amin. Tapusin natin ito. Tapusin na natin ito para makaandar na tayo. Para yung mga anak natin, hindi na magkakandamatay. Hindi nga natin alam kung ilan.
No, hindi nga, a lot of them are buried in some shallow grave with unmarked graves without their names, the names that we gave them when they were born. Diba? And yet these monsters like this, and yeah, this complainants, no? This complainants, no? They can step over the dead bodies of our children and just ignore it and continue recruiting that the way they're doing now because it's elections, no? And it's our children who are putting their tarpaulins up there and campaigning for Nery Colmenares, and when the elections are over, sasampa sila. They're gonna be NPAs, no? Our children. And yet their own children, Caloy Zarate's son is in Europe. Yeah? So that the hypocrisy of this communist terrorist, this has to end now. So, hiningi namin sa aming mga kababayan na samahan nyo kami dito kasi sa totoo lang, kami lang yung binigyan nung privilege. No, it's really a privilege. It's a very beautiful job, no, to serve your country this way. But in reality, we're really speaking for you. Alam namin.